Gandang araw. So, ito na nga, pag-usapan na nga natin yung mag-asawa. So, ito muna kay Alden. Masyado siyang busy. Tapos, ayan, nasaan na kaya yung tinitiping nila na para Monday? Kasama doon ang mag-asawa. Of course, ang hubby. Nandoon pero hindi pinalabas. Iba ang pinalabas ng Monday. Chinek ko. Wala. Oh my God. Saan kaya nila ilalagay mamaya? Martes? Yun kaya ang ipapalabas nila? Ay nako, madrama talaga itong Itbulaga. Ay nako, titingnan na lang natin mga palangga. So, ayan, ito na nga mga palangga. Busy nga si Tisoy, ang dami niyang mga endorsements. Talagang tambak, tama yung sinasabi ni Wifey, di ba, na noon, pumipila siya. Ngayon, hindi na. Yung mga endorsements na yung pumipila kay Tisoy, hinahabol na siya. Tingnan mo, nandyan, busy siya. Si Buwana Lowell here. Tingnan mo, may tie na naman siya. Itong latest, Century Tuna. Ay, naku, mayroon pa. Ay, naku, basta marami. Marami siyang mga work ngayon. Tingnan mo, pag isang patalastas lang. Ay nako, isang commercial lang. Ang dami niyang commercial. Talagang, di ba? Millionis. Oh, ang wifey ang relax ngayon. Oh, di ba? Medyo iilan lang yung commercial niya, mga palangga. So, talagang re-relax siya. Yung asawa niya ang busy sa ngayon, mga palangga. Di ba? Mag-host pa siya ng game show. Mm-hmm. Diba? Pero free naman kahit saan siya mag-travel. At least, diba? Nakakapahinga. At talaga, iba na talaga pag walang kontrata. At saka ganun din ang asawa niya, wala ng kontrata. At ito mga palangga, huwag niyo pong paniwalaan yung mga inilabas na naman ng mga sarswilistas. Lalo na yung, diba, inuulit-ulit lang nila yung fake na yung birthday daw ni Main, yung nandoon si Becky Kong, ay nako, Becky user, alam nyo yan, hindi po yun si Main, ginagawaan lang nila yun, at matagal na yun, hindi po yun si Main, patong ulo po, mga palangga, may nagsuko yun pa rin ang damit ni Main, pero yung kamay na yon hindi lalaki yung relo. Panlalaki yung relo. Oh, pati kamay pinalitan. Tapos mayroon ding, ganun din ang damit ni Mingay. Tapos, nako, ang kunyari, para gawin, akala ng iba, katotohanan, dahil manager ang katabi niya. Nako, sino kaya ang katabi noon ni Rams David? Hindi si Mingay yun. Tapos, babae naman yung relo. Pero same lang din ang damit, itim. Ay nako, yung isa panlalaking relo, yung isa ang kamay pang babaeng relo. Ay sino kaya yun? Tingnan yun. Niloloko lang yung mga na yan. Yung fans daw kamo ni Becky Kong at si Main. Ay yung fans ni Main. Niloloko lang sila ng mga sarswilistas. Ayan, binabalik-balik lang nila. Ayan, yun no, kamag-anak daw ni Becky Kong ang kasama. Ay Diyos ko! Sino kaya yung tao na yun na pinatungan nila? Naku, bulok! At saka, yung iba naniniwala na naman, ha, yung sinasabi ko na yung ibang aldabnisyon na doon sa pula sa puti, ewan ko, nahilo na sila. Naku, nadadala pa rin kayo. Kasi nga, ibinalik nila dahil nandoon yung asawa noong other week na talagang sinabi nilang lahat na hindi totoo yun. Si Mingay nagsabi, hindi totoo yun. Katabi yung asawa. Hindi totoo ang kasal. Dahil kasal na po ang dalawa. Showbiz lang pinalusot nila. Pera lang yung pera. O lahat sila, di ba? Na fake lang yun. Hay nako, kaya inilabas nila ang mga katangahan nila, ang mga unggoy na mga kalukuhan nila. Niloloko lang ang mga fans. Ay nako, wala na. Talagang, huwag na kayong padadala, Diyos ko, fake news yun. Tapos, ito na mga palangga, dahil nga, ayan na naman ang nababasa ko sa FB, ang dami, na
sabi ka na talagang si Maine ang aalis daw talaga sa Itbulaga. Tapos ayan, may isa din dun sabi, kasi magpakasal na siya. Oh. Siyempre, yung kampo ng kadiliman, ayan, sa kanilang usapan, isiningit si Inchung Di. O bakit? Ikaw, Inchung Di, kailan ka magpakasal? Eh, bakit doon sa usapan talagang panay siya? Eh, kasi naman ito si Inchung Di, yung baho niya, pinapahid-pahid. Kung kunyari nga, eh, sa iba, pero sila naman ni Kong Gay. Sila namang dalawa, ang katotohanan, 9 years na sila, o. Oh. Tapos, ayan, siya tuloy, o, oh, tinanong tuloy siya na, bakit Inchung Di, hindi ka kailan ka ikakasal? Kailan ka ikakasal? Oh, di ba? Siya tuloy. Siya ang isiningit tuloy. Oh, di ba? Mayroon ding isang sumagot. Kasi Madrid siya. Oh, di ba? Madrid siya. Oh, ano ang Madrid? Iba babae. Oh. Eh kasi nga ito si Kong Gay. Ang gusto lalaki. Eh ang katotohanan naman kasi silang dalawa, 9 years na sila. Eh kasi naman ito si Inchung Di, talagang magpo-post-post siya. O, di ba? Magpo-post-post siya sa kanila ni ang katotohanan silang dalawa, post ng post siya. Tapos ano, kung naalaala nyo, mga palangga, di ba sa kanyang channel, ayan, kunyari, in-interview na niya si ano, si yung partner niya sa totoong buhay. Yan si Kong Gay na ganon, ganon, ganon. Ang dami niya, kilig-kilig siya. Eh, siya talaga ang kilig dahil yun naman ang katotohanan. Sila ang partner sa totoong buhay. Sila ang mag-asawa. Mm. Sila ang ikakasal. Eh, sabi daw, ikakasal daw si Minggay ng Pebrero. Lumampas na. O, oh, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo. Lahat ng buwan. Walang katotohanan yun. Huwag nyo pong paniwalaan mga bulok yun. At saka, ayan, eh, noon pa naman, eh, talagang gusto ni Minggay na talagang hindi siya talaga forever at hindi siya manatiling, ano, sa showbiz. Eh, malay mo, o, oh, eh, talagang, di ba, mayroon nung episode doon na, huh, sabi nga nito, say, kung naalala natin, di ba, sa One for All for One, magkano ba ang, ano, sahod ng, ano, housewife? Oh, see? Ay nako, malaki na nga yung mga anak, kailangan asikasuhin. 'Di ba? Kaya sabi, alalahanin lang natin 'yun na magkano ba ang sahod ng housewife, sabi ni Hubby before. Kaya yaan. Ay nako, masaya naman ang nasyon. Kung talagang para syempre, 'di ba, gusto rin naman niya na talagang unahin niya ang pamilya. Oh, ano? Kayang thank you for watching mga palangga. Yan lang po, abangan natin sa Abril. Mm-hmm. Kung manatili pa rin sila sa Channel 7. Yan. Thank you so much. Pero mag-rebranding daw talaga. Thank you so much. I love you all. Yung hindi pa po nag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo.